Hello, welcome back to my channel. Kumusta kayo mga ka-easy? This is Ellis. Opo. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong former NSO, which is National Statistics Office noon, na naging PSA, Philippine Statistics Authority. So, yan po yung gusto kong pag-usapan po natin ngayon is ano po ba yung pagkakaiba nila? Meron po bang pagkakaiba? At ano po ba ang dahilan kung bakit po nagpalit? Okay, so pag-uusapan po natin yan. So basically, ang PSA or ang NSO noon ay iisa, no? Ito po ay ahensya ng gobyerno na kung saan is ang basic services na ibinibigay sa bawat Pilipino ay yung kanilang pagkakakilanlang, apo, pagkakapanganakan, birth certificate, pangalan ng ina, pangalan ng ama, tapos yung marriage license, yung tungkol sa pagpapakasal, marriage contract, senomar, death certificate, at iba pa. So, ang ahensya po ito ay matatagpuan sa kahabaan po ng East Avenue dito sa Quezon City. Ngayon po, ano po ang gusto nating pag-usapan dito? Unang-una, naging PSA po yan noon pong 2013. Pinirmahan po ni former late President Aquino yung Republic Act number 10625 noong September 12, 2013 at naging effective po ito noong December 2013. So yun po, yun po yung history kung bakit po naging PSA si NSO. Ngayon po, ganito. Ano po yung gusto kong pag-usapan po natin dito po talaga? Kasi po, nung yung screen po na nakikita po ninyo, yan po yung aking actual na birth certificate. Dalawa po siya. Kasi yung isa, yung nasa left side, is kinuha ko noong year 2012, October 2012. 1 year before magpalit. So, ito pong nasa right side naman po, is kinuha ko nito lang, August 2021. Ano po. So, noon po, nung hindi ko pa alam na nagpalit si PSA, nalaman ko lang po, lately lang po eh, noong 2018 kasi graduate po ako, 2018. So, 2019. Graduate po ako 2019, kailangan ko po sa trabaho. So, nalaman ko na nagpalit na pala, ano po. So, akala ko po noon is, siguro mas maganda ngayon yung birth certificate, no? Mas maganda yung papel, ganun. Mas maganda yung representation, ganun, mas magiging presentable, ganun. So, only to find out na pinag-compare ko yung dalawa ngayon, is wala naman sila halos pinagkaiba. So, yun po, hindi ko po alam kung meron mang siguro, hopefully na meron sigurong magandang reason ang administration po noon ni former President Aquino, kung bakit po nila pinalitan. So, disclaimer lang po, I'm not against the government or the administration of former Aquino. So, hinahanap ko lang po talaga kung ano po ba yung pinagkaiba ng dalawa. Okay, so, ang pinagkaiba po nila is eto po. Ayan. So, yung tatak po sa bandang kaliwa. So, from NSO, National Statistics Office, National Statistics Office to Philippine Statistics Authority. So, yun po yung dalawa. Ayan po. Yan po yung pinagkaiba nila. Tapos yung barcode sa lower left. Yan po, bago po yung barcode. Magkaiba po sila. Then, sa bandang lower right. So, kung sino po yung nakaupong pangalan po nito, administrator o yung director. So, maliban po doon, kulay ng papel, meron din po silang pinagkaiba. So, medyo yellowish yung isa. Okay, yellowish po yung isa. At yung isa naman po ay medyo maputla. Ayan po. So, yun po yung pinagkaiba nila. Pero, detail by detail, parehas po sila. Magmula sa heading, ayan, yung body, ayan, pati yung mga annotation dito sa bandang kanan, ayan, yung mga guit-guit na annotation yan, pati po yung tuldok dun, nasama, pati po yung file number dito, ayan po, pareho. So, walang halos pinagkaiba, maliban lang po dito sa tatak, sa barcode, at yung kasalukuyang nakaupong namumuno. So, more than doon, wala na. Okay? Ngayon po, ang point ko lang po sana dito is yung
meron po kasing mga Pilipino na nakakuha na during 2012 pababa. So, during 2012 pababa, nakakuha na po sila nito, yung iba nakakuha na po. So, ang mangyayari po nito is obligado silang kumuha nito, itong time ni PSA. Kasi po, ang mangyayari nito, may invalid po itong itong dokumento muna from NSO pa. Tapos, ito po ang nire-require na bago. Pag kumuha ka ng mga benepisyo sa gobyerno, kagaya ng loan, kagaya ng passport, ganun. So, ito po yung nire-require. So, sa madali pong salita, mag-go back to zero ka. So, mag-i-spend ka na naman ng panibagong presyo. So, imaginein mo kung merong apat na membro ng pamilya sa loob ng isang bahay na kumuha during my time, halimbawa 2012, kasi 2012 ko ito kinuha, halimbawa 2012, 1 year before, nagpalit na. So, obligado po silang magpalit ng panibago. So, during the time nung kumuha ako, kasi kailangan ko sa trabaho, 2012, NSO pa. So, ang presyo po nito is 140. October po yun, kasi pumasok po ako sa trabaho, requirements po. So, ang presyo po nito ngayon, kung kukuha ka po, is 255, depende po sa satellite office na pupuntahan po ninyo. Kasi po, 255 dito po sa isang munisipyo. Doon po ako kumuha. Hindi ko na po babangkitin kung saan. Anyway, so therefore, mag-i-is from 140, gumastos na sila, yung pamilya na yun, yung apat na miyembro ng pamilya, gumastos na po sila ng almost 500 pesos, more or less. Ano po? Then, magiging invalid po ito at ito na po ang re-require. So, gagastos po sila ng 1,000 pesos mahigit. So, nadoble po yung gastos nila. So, ang hinahin ko lang po sana, ang nais ko pong sanang i-suggest before po in-implement po ito, sana po, yung mga Pilipino po na pinanganak po nung 2013 pababa, na nakakuha na po nito, sana po is, kung pwede po sana, i-pre na lang. Kasi wala naman po halos pinag-iba eh. Maliban sa kulay ng papel, tatak, barcode, at saka yung pirma nung namumuno, wala na eh. So sana, naka-pre na lang, o kaya half the price na lang, o kaya tinatakan na lang, ganun. Para naman po hindi mabigatan si ordinaryong Pilipino, si Juan de la Cruz. Kasi 255 is mahigit na po yun sa half day ng isang ordinaryong Pilipino. So, kailangan pa niyang umabsin sa trabaho para lang makakuha nito. Tapos, nagbayad pa siya, diba? So, ang point ko lang naman po is halos wala namang discrepancy, wala namang pinagkaiba. Of course, dapat kasi, ano po ito eh, information po ito tungkol sa pagkakakilanlan mo. Pero ang point ko lang naman po is, halos wala naman silang pinagkaiba. Sana, binigyan naman po ng justice yung mga nakakuha na po noon. So, maswerte po yung mga pinanganak nung 2014 pataas na hindi pa po nakakakuha ng birth certificate nila or senomar nila or marriage contract nila is ito po ang makukuha nila ngayon. Pero yung mga Pilipino po, yung mga ordinaryong Pilipino na ipinanganak nung 2013 pababa, tulad ko, is obligado pong kumuha nito. Kagaya po nito, halimbawa pag nag-apply ako ng passport, so hindi po ito valid, may invalid po ito. Ito po yung nire-require. So yun po yung pino-point out ko. So, yun lang po, guys. Comment lang po kayo sa baba kung meron po kayong masasabi tungkol sa video na to para po malinawan naman po yung iba po nating mga kapanood. Comment lang po kayo sa baba at salamat po sa panonood. See you next time. Thank you.